up guys, welcome back to another episode of Goyo. Ngayon guys, change oil natin tong motor natin. Ang gamit ko nga pala nga oil guys ay ito, Suzuki oil. Recommended kasi ito sa ano guys, makina ng Raider guys. Ito rin yung ginagamit ko guys since pa, kaya hanggang ito na lang siguro yung gagamitin ko hanggang kayo guys. Ayan, mag-change oil tayo guys. Ayan, tapos linisin natin yung filter. Napalitan ko na pala ko yung filter guys, yung ano, easy to wash na filter. Ayan, yun guys, let's go. Tatanggalin natin muna yung oil bolts guys. Yun guys, bubuksan natin yung drain plug nya guys, oil drain plug. Yung nakikita nyo guys, kabila guys. Dito guys, oil drain plug nya guys. Ito guys, kung nakikita nyo guys, ito tatanggalin natin yan guys, patutuloy natin yung oil nya guys. Ayan, let's go. Yun, medyo malinis pa naman siya guys, kita nyo naman malinis pa yung kulay, makula-pula pa, hindi maitim, pero kailangan lang natin i-change oil guys para ma-update tong yung ano engine. Yun lang guys, yun lang pala guys. Dapat susimutin natin guys para wala talagang oil stock na ano, na oil sa makina guys. Susimutin talaga natin guys hanggang sa huling patak guys. Ang susunod naman natin gawin guys, tatanggalin natin tong oil filter cup nyo guys. Linisin din natin yung filter. Yun guys, tara, let's go. Gamit ko pala guys ay isang 8mm na tool na wrench. Kailangan pala niyo salain to guys kasi may oil din dito guys. Ha? Basa? A green gamita? Asa? Ada guys likod. Awa bulo nga. Ha? Oh. Yeah.
tatanggalin natin yung filter, guys. Ito na pala yung filter na ginamit ko, guys. Isa na siyang fan, guys. Easy to wash na filter, guys, kasi para kung sakaling mag-change your logo, guys, hugasan ko lang, guys, tapos di na ako magpapalit ng bagong filter. Ito na yung ginagamit, guys. Sa halagang 150 siguro to yun, guys. Limutan ko na yung pressure, guys. Ito na yung ginagamit ko. Yan. So yun, guys, ngayon hugasan natin yung ano, guys, yung tong filter natin, guys. Hugasin natin siya ng ano, gasolina, guys, para matanggal yung mga dumi, guys. Yan. Saka ito, iniisan din natin tong oil plug bolts niya, guys. Ito, guys. Dali lang ito hugasan, guys, kasi kunti lang ito, guys. Push natin, guys. Tapos, guys, pupunasan natin, guys. Pupunasan natin, guys. Nang medyo clean float. Iwasan nyo palang masira tong gasket, guys, kasi lagot kayo pag masira yan. Pero kahit masira yan, guys, marami namang replacement yan, guys. Nabibili nyo sa ano, kahit saang shop. Linis siya, guys. Hitams, malinis. Ito mga bolts, guys.
Ngayon guys, ibabalik na natin yung ano guys, yung itong filter guys. Babalik na natin guys. Dapat itong ano, itong may ano guys, itong may ano tawag dito. Butas dapat nakapaloob siya guys. Dapat yung ano din niya guys, dapat may ano siya sa loob guys. O-ring dapat hindi yun mawala guys. Yan, ganyan lang guys. Tapos tatakpan natin guys. Itong pinakamababa na ano guys, bolt sa taas to guys. Yan. Nasa ilalim guys yung marking. Yan. Nagkabaliktad kasi guys. Susunod naman guys, ito na naman yung bubuksan natin guys. Tapos liisin din natin guys. Yan. Oil cup niya guys. Liisin din natin guys. Yan. Tapos ibabalik na natin itong oil drain plug niya guys sa ilalim. Tapos linisan din natin guys. Ayan guys, tas balik natin guys. Bago mo lagyan ng oil guys, dapat balik mo muna yung drain plug para hindi mo lumusot yung oil guys. Yan, tas ipitan natin guys. Yan. Ngayon guys, sasalinan natin siya ng Suzuki engine oil guys. Yan. Ang ano guys, oil ratio po lang yan guys, dapat oil capacity niya guys 1000, pero dapat lagyan natin siya ng 1200 ml guys, isang litro nito guys, tas dalawang 200 ml nito guys. Yan, kailangan yung dalawang dalawang Suzuki engine oil guys. Lagyan natin guys. Gagamitin natin yung panel guys, oh ito, makeshift lang guys kasi wala akong kwan guys. Imbudo galing sa Selecta guys. Inisan muna natin itong bibigan niya guys. Yan na siya guys. Thank you.
Wait lang guys ha, mag-ano muna ako ng 200 ml. Ito guys, 200 liters to guys. Yan. Sinukat ko na to guys gamit ang pinaka malupit kong sukatan guys, yung mata. Ito guys, salin natin guys. Yan guys, paano ba malalaman kung sakto ba yung oil mo guys? Meron pala tayong ano dito guys, oil indicator guys. Kung saan paano malalaman yung ano ng laman ng oil mo dapat guys. Dapat yung oil nyo guys hindi bababa dito guys. Yan. At dapat hindi siya apaw dito guys. Dapat level talaga siya dito sa gitna guys. Diyan mo malalaman kung sakto na yung oil nyo guys. Dapat hindi siya bababa dito at saka hindi siya alalagpas dito guys. Dapat dito lang sa inyo. Ito yung oil indicator guys na kailangan yung tandaan para hindi masisira yung makina nyo guys. Punasan natin guys. Yan. Dapat pandarin mo siya ng 3 to 5 minutes guys para mamix yung engine oil nyo sa ano guys, sa makina guys. Para maayos at maayos na yung circulation ng ano makina guys. Kasi yung makina guys parang puso din yan guys. Pag hindi mo inaalagaan guys, masisira. Magkakasakit yan guys sa tagalan ng panahon. Yan. Dapat alagaan niyo yung mga makina niyo guys. Yan. Ito 5 minutes lang. Ayun guys, natapos na natin guys. Salingan na natin ha. Balik na naman sa normal yung makina natin guys. Yan. Ayos na siya guys. Ayos na siya tulo guys. Yan. Wala naman siyang lip. Yun guys. Dito na lang. Ride safe. Peace out. Leo Gregorio once again signing out. Peace.